Okay, I'm back mga anak. Eto, dahil nga sa naumpisaan ko na rin lang si Manny Pacquiao na nabigyan siya ng reaction in terms of yung binabati ko siya because he doesn't know how to speak English well. May mga kamakamali siya pagdating sa grammar plus hindi talaga siya fluent. So what? Hindi naman talaga siya pinanganak sa Amerika para sabihin natin na talaga maging fluent siya or whatever. Well, at least if he could go to the to any other part of the world, kahit papano naman, he could speak English. Plus, I'm sure that they could really understand him very well. Okay? So, hindi naman yun ang qualification in order to be able to be a candidate para sa isang higher position, especially in terms of being a president, di ba? So, ngayon, like I said, hindi ako dilawan, hindi rin ako DDS, wala akong pakialam kung anong mga party kayo dahil wala naman silang binibigay sa akin na bayad or whatever. But I'm doing this because I wanted to give also my reaction towards those things that I have seen so far on video. Eto, si Manny Pacquiao, okay? May mga bagay-bagay na sinisita ko siya katulad doon sa yung dati sa West Philippine Sea against Duterte, okay? And then of course pangalawa in terms of his language na hindi talaga siya kampante pagdating sa English speaking, okay? So what, 'di ba? Ang importante na intindihan natin every time that he talks, okay? At talagang masa wise talagang he is able to adjust himself kahit saan, okay? Kahit saan, international or here in the Philippines or wherever, kahit saan mo siya ipwesto. All right. So ngayon, dahil sa nakita ko na ang kanyang number one platform is in order to put those people from the squatters area. Yan. Ibig sabihin, lahat ng mga squatter, bigyan daw niya ng kanilang mga tahanan, bigyan ng subdivision, condominium, whatever. Diba? Bakit hindi? Bakit hindi niyo pagbigyan? Kasi he's a doer. We've seen so far, this person's a doer. He may not be the most qualified in terms of katulad ng isang tao na talagang very, very militant. Ah, he's more of a servant. He's not like a militant na para bang siya yung commander or whatever na parang dictator or whatever. He's more of a servant. So kung ang servant, public servant ang talagang hinahanap natin, Manny Pacquiao would be the best bet here, okay? Kung yun ang kailangan natin, kasi meron na tayong militant, meron tayong diktador, meron na rin tayong mga ganung ganyan, di ba? So why don't you just give him a chance as well? I am sure he can do it. Bakit hindi? Diba? The point is, he may not be able to do as like he promised na mga 4 to 5 years ay kaya na niyang bigyan lahat yung mga squatters ng sarili nilang mga bahay, condominium, whatever. He may not be able to do exactly as what he says. Well, at least I am sure na marami na siyang nagawa by the time. Marami na siyang nabigyan by the time. So pagbigyan naman natin yung mga tao na talagang nangangailangan talaga nila ng tulong, lalong-lalo na itong mga walang-walang, lalo na yung mga squatter, okay? At saka isa pa, kung sakali man na iba ngayon ang mamuno, whatever, I am sure they're just gonna be busy in the Senate. I am sure na they're just gonna be busy kung ano man yung mga ginagawa nila, kung sino yung gusto nilang i-impeach, kung sino nilang ipakulong or whatever. Ever yung mga ganun, they're just gonna be busy in the Senate without thinking na mas importante na yung perang ilalaan nila o kaya yung time na ilalaan nila ay dapat ilaan na lang dun sa mga taong mas nangangailangan kaysa kung ano yung mga walang kabuluhan, mga kung ano-ano nilang impeachment o kaya kung ano-anong mga inaano nila sa Senado, ha? We put you there in the Senate or kung saan sa mga position kayo in order for you guys to serve the people. It's not to serve yourselves only. It's not that you are just gonna be there, very busy, kung sino yung gusto nyong tibakin o kung sino yung patayan ng pwesto o kay para kung sino yung mawala ng peso or whatever. I am sure na yun ang uunahin nila later on eh. So, I'd rather have Manny Pacquiao who said na hindi siya, ha, na hindi siya paeengganyo kahit sino mga politician, kahit kay presidente, kahit sa ibang mga dilawan. Meaning to say, Manny Pacquiao has his own decision na hindi siya
Basta-basta na lang paggagamit ng kani-kaninong partido yan. Now, if he can go on his own, and he can establish his own, and he wants to be a leader, kasi sabi niya, hindi daw siya, papayag na siya maging vice president lang. He'd rather be the leader. So, let him lead. Bakit hindi? Yun lang ang sa akin. Nakikita ko na once he says it, once he says na kaya niyang bigyan ng mga tao ng kanilang mga tahanan, lalong-lalo yung mga squatter, lalong-lalo na around na Metro Manila area, bakit hindi natin pagbigyan yan? I am sure na kung kaya niya, na ginawa lahat kung ano yung naging projects niya noon, hindi lang naman sa pagiging boxing siya eh. I'm sure that he's done a lot of projects already. I'm sure he's done a lot of charity works. I'm sure he has helped a lot of Filipinos already. So, why don't we give him a chance also na pagbigyan siya para at least kahit papaano makita naman natin kung ano yung pagbabago through him this time. O, diba? Well, katulad ng sabi ko, kung ano rin nakikita ko talaga, well, I have to give my reaction. Like what I said, if I see something na okay naman, talagang it makes sense, well, I'm sure that I could also give my great reaction through that. So ngayon, kung sakali man talaga na he is willing to be a leader, he's willing to be a president, hindi lang pagiging boksingero talaga ang gusto niyang ipakita because he wanted also to leave a legacy. Kasi alam na niya na ang termino na in terms of his being a boxer ay talagang tapos na eh, di ba? Eh ngayon, once na talagang nakafocus naman siya as a public servant, look at him as a public servant. Kung ayaw nyo talaga na look at him as a very intimidating, a very dominating leader, o kaya militant, o kaya dictator, well, at least you could see him as a very, very effective public servant. And that's what I could see, okay? Ngayon, kung sakali man na si Trillanes, eh hindi talaga siya lalaban dahil nga sa inagaw ni Lenny yung posisyon na gusto talaga ni Trillanes, well, I'm sorry, I'm not going to support Lenny, but I am going to support Manny Pacquiao instead. So, I am sure that if Manny Pacquiao would be able to listen to those people na talagang dinidiscredit siya, o kaya talagang dinidisqualify siya, o kaya ano, please, Manny Pacquiao, do not listen to anybody because I know deep in your heart that all you want is to help all the Filipino people. At lalong-lalo na, you have already proven a lot already. You are a person who makes things possible. You're a person who can actually do whatever you say. And I believe you for that, okay? You were the person na kung ano yung gusto mo na matahak na tahak mo na lawad, pati nga pagiging artista, pagiging singer, pagiging boksingero, pagiging preacher, lahat. I am sure na kung ano yung magiging landas na gusto mong tahakin, kung ano yung level na gusto mo talagang tahakin at gusto mo talagang i-focus para yun ay gawin mo, I am sure you could be really doing it well, okay? Kasi you're already a proven ka na eh. You don't really even have to prove anything anymore eh. And you didn't have to be even a president or the highest person na talagang with the highest rank na as the president, but you are already doing whatever you could anyway, and I'm sure that there's a lot of people who can actually be as your witness, di ba? Kailangan may mga witnesses dyan, and of course may mga tao already who can actually talk, you know, in favor to whatever you have done in the past. Talagang testimonies nandun na lahat eh. Whatever, di ba? Wala na akong masabi, that's it. Well, I could be one of those people who could testify. I could be a great testimonial for everything that I have seen before na talagang in favor talaga kung talagang ikaw ay you are really vying to be a president of this country. I am sure that you could be my first bet in case na hindi naman matuloy si Trillanes. Kasi right now, para bang dinidiscourage nila ako na si Trillanes because hindi naman daw talaga siya yung lalaban dahil si Lenny daw talagang ano. Plus, you know, once I put my voice or if I share my thoughts regarding Trillanes, and of course people are really against me. So right now, you know, I could also have the chance or opportunity to take a look also at the other side of other people, diba? Take the other side of the coin. Take a look at the other side of
whatever, 'di ba? Parang yung coin eh, you know, makikita mo yung side niya, tapos there's also another side of the coin. Tapos sabihin mo, "Oh my God, now I can see also the other side of the coin and here it is what I can see." So, kung si Manny Pacquiao talaga ay itutuloy niya, and please don't listen to those people who are really trying to disappoint you, to frustrate you or whatever. Well, if there's a lot of people who are trying to discourage you, to disappoint you, or frustrate you, please, please, please don't be affected, because I know you're such a person who could also go with whatever you think is possible, okay? You're a person who could make things possible, and you've done already in the past whatever you wanted to do in your life since you were nothing. You know, you started with nothing, and all of a sudden, you created. You are a creator. Meaning to say, you are a person who could do, you could develop, or you could actually do something in a way that you aim to be successful. You've got your goals done already, okay? You've got successful goals already. They've been done. They've been there. You've done it. So whatever you are going to think, or whatever you're going to visualize, or to set as an ambition, but people are really thinking, "Oh yeah, he's just making some ambitions or whatever. He's just a very ambitious person." Well, I don't care if they say that you're ambitious, because all your ambitions have been done, okay? All of your ambitions have been done already, okay? They have been done. So nothing else that they could see that never been done, alright. So now, mga anak, dahil nga sa ako, dahil kinukuha ninyo kung ano yung aking mga pananaw din or whatever, just like I said, if I see a good reason why I should be on your side, and then I would give it. And if there's also a reason why I could be against your side, and then I go out there and say whatever I could say. I could actually curse on you. I could say things bad, you know, bad things against you. I could give some pagmumura against you, just like what I did before. Yung pinumura ko na siya dahil sabi ko na, wow, he's actually setting, you know, as a as an issue yung pag-ano ni Duterte about the ano yung jet ski or whatever. So I thought that was a dumb issue or whatever, but I'm sure that hindi naman daw talaga yun talaga ang point niya. Okay, so ngayon, if ever na President Duterte had told him na kailangan pag-aralan niya kung ano yung mga national laws, international laws or whatever, well, it's not that, you know, it's not that hard to learn kung ano yung international laws. Ako din alam ko lahat kung ano yung national laws o kaya constitution, whatever. All you have to do is just isang pindot lang, just push the button on the internet and you will know everything already. You don't have to be a lawyer. You don't have to go to school in order to be able to find out kung ano yung mga international laws na yan. Kaya kung yun ang binabado ng ating presidente kay Manny, meaning to say, he is dumb, okay? He's dumb. Alright? Yun lang. So, I am sure na bigyan nyo ng pagkakataon talaga para at least may pakita na ni Manny kung ano yung kailangan ng mga Filipinos ngayon, and that's what I can say. Period. And you know why there's a lot of people are really criticizing and discouraging him? Huh? Alam niyo kung bakit? Kasi nga naman, they consider him as a threat, di ba? He is the biggest threat ever that they could see. Huh? He is the biggest threat. So, Manny, go for it, para at least lahat sila ay talagang matakot at saka talagang sila ay uurong ang bayag, o kaya sila ay talagang maiihi kung alam nila na ikaw ang tatakbo. I know you are very courageous man. Ha? Kahit sabihin nila boba ka, okay lang. I'd rather go with a boba. At least he's doing things that I want. At least he is really making things possible. At least he's the one who is a doer. Hindi lang siya talker. Oh, di ba? You know what I mean. Kaysa ba naman, you are a very person who is really very dominating. You would tell everything to everybody pas as if like you could be able to do it. Pero yun ay salita lang. But I am sure you may not be able to give everyone, to give every squatter a place to live. But I am sure that you have already so far given a lot. Pag mag-e-end na yung termino later on. At ikaw hindi mo sinabi na within 3 to 6 months. Hindi. At least yung sinabi mo na about 4 to 5 years, you'd be able to give everyone already a home. Diba? You may not be able to give everybody a home, but at least you have already proven a lot at that time.
That's a very, very, very possible thing that you know, that could really happen. Ang Diyos nga mismo, ang dami din siyang mga pangako, di ba, sa Biblia. Ang dami rin siyang pangako sa Biblia. Pero bakit? It's not all about love, 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 love. Pero kung sakali nga naman, meron din siyang nakita talaga who doesn't deserve, he's not going to give it. O, di ba? Ngayon, kung talaga nakasadya talaga, kung sino yung mga mabibigyan, you just have to be very grateful. At least it's a person, he is a person that who's really gonna do whatever he had said. I am sure. I believe that he can do it. I believe he can do it. You just have to trust him. You just have to give him a chance. Pero kung hindi mo nang bigyan ng chance, well, I am sure it's not gonna happen, di ba? Parang game lang yan eh. Parang isang ano, pag-ano ng lottery. Eh, kung hindi ka magbebet, hindi ka mananalo. Eh, bakit hindi pagbigyan? Kaysa ba naman yung you're just wasting your vote to some people who are just there in order to just talk. Pero, how about the do? Di ba? It's not just talk, do. That is the right word for it. That is the right word na kailangan talaga yung doer, not just the talker. Yun ang kailangan natin. Doer. So, Manny Pacquiao is a great doer. That's really positive. So, go Manny. Run, Manny, run. And this is my final thing. Sabi nila Bobo, well, how about Forrest Gump? Di ba yung one of my favorite movies is Forrest Gump? Sino ba yung ano na yun? Forrest Gump. So, meaning, kung ano yung makikita niyo sa Forrest Gump, bobo siya, hindi niya alam kung anong ginagawa niya, but he was just kept on running. He kept on running. Run, money, run. O, di ba? Parang run, Forrest, run. Di ba? So, eto nga mismo yung story na talagang it became my favorite. Actually, it became one of my favorite movies as a matter of fact because this was really very inspirational. Nabobo siya, hindi niya alam kung anong ginagawa, but he just kept on doing, he just kept on running because all he did was to make things possible in his own term, in his own will, and in his own decision. Kaya iyan, kung si Manny ay magiging ganyan, meaning to say, he's gonna be the Forrest Gump of the Philippines, and that's for sure. I would give my best support. I would give right now, I would give my best support because this is the right person I could see right now. I'm so glad na yun yung kanyang plataforma. Meaning to say, hindi yung kung ano-ano yung mga ginagawa ng mga ibang tao, sinasabi nila ngayon na the first thing that they're gonna do is to like this. If Manny Pacquiao, the first thing that he's gonna do is for the people, I salute you. That's what we need. That's the person that what we need. Okay, most especially those people na walang-walaan, yung mga taga-squatter talaga. Kasi sila naman talaga, yung talagang sobra talagang nangangailangan eh. And I'm sure it's not only the squatters ang makikinabang, kundi yung mga tao din talaga nawalan ng trabaho, especially during the pandemic time, pandemic crisis, whatever. I am sure that he is going to provide a lot of hospitals as well. Kung maiprovide nga niya yung mga bahay-bahay na libre, I am sure he's going to provide some hospitals that are gonna be free, kaliwat kanin yan, diba? I am sure that he could provide all those institutions na kailangan, number one na kailangan talaga natin pagdating sa pandemic crisis. Diba? I am sure na kung ano yung mga kailangan ng mga tao, hinahingi nila, I am sure that this is a person na hindi nila ipagkakait kung ano yung mga kailangan ng mga taong ganito. I am sure that he's gonna have all these people na talagang instead sana na ibubulsa kung ano yung magiging project o kaya magiging financial, ano nila ibibigay talaga. Because one of his number one also na gusto niyang supuin yung mga tao talaga who are really corrupt. Ipapakulong niya yung mga corrupt. That's good. Hindi lang papakulong, dapat bitayin. Really. Kasi sila yung mga tao na instead sana na ibigay sa mga nangangailangan, most especially those people na walang-wala na, and yet, mas minaiipan nila na ibulsa. O, di ba? So, kailangan talaga ipakulong or kailangan bitay. Thanks, Manny! Thanks for watching, guys! Please subscribe and hit the bell button for more Mystica videos! Thank you! Bigyan mo ako ng patikim. Ano yung pwede natin pag-usapan? Pwede kang magtanong. Unang-una, personal life ko. Mm-hmm. Pangalawa, you might ask, boxing career ko. Pangatlo, importante yung pag-usapan natin yung mga Senate bills na na-file ko sa Senate tapos naging batas na. Pang-apat, pwede natin pag-usapan na dapat malaman ng taong bayan
yung problema ng ating bansa. Ano ba yung solusyon ng ating problema? Kasi pangarap ko talaga dito sa bansa na magkaroon tayo ng isang leader na mayroong tinatawag nating concrete long-term plan for our country. Akala kasi ng maraming tao dahil marami na silang nabasa about you, eh, kilala ka na nila. But for sure, marami ka pang pwedeng i-share sa amin, sa public, about you and your life na pwede nilang kapulutan ng aral, kapulutan ng impormasyon. Balik tayo dun sa pag-uumpisa ng Manny Pacquiao. Dalhin mo kami dun sa kabataan mo, sa Jensen. Ano ang hirap na inabot mo nung bata ka? Sa bundok kami nakatira, eh. Pagbaba namin sa bayan, yun yung first time ko makakita ng sasakyan, makakita ng dagat. Nagtakot pa ako, eh, kasi bakit yung sasakyan umaandar, ganyan, sabi ko ganyan. Pati yung dagat, bakit gumagano yung tubig, sabi ko ganyan. Kasi nung time na magulo sa bundok, eh. Panahon ni Balwig, na yung Commander Balwig dati nung araw. So, nag-organize sila nationwide. Tapos na, siyempre kaming mga inosente, naapektuhan. Emotional ako habang kinukwento itong story ng buhay ko. Talagang napakahirap ng buhay namin. Kaming pamilya, wala kaming sariling tahanan. Na-experience ko matulog sa gilid ng kalye. Na-experience namin na walang pagkain sa isang araw. Matiit pa yon yung si Congressman Ruel. Maliit pa siya. Tapos umiiyak, wala pa kaming tanghalian, wala pa kaming almusal. Tapos mga siguro 1 o'clock, 2 o'clock na in the afternoon, hapon na, umiiyak yung kapatid mama, pagkain. Sabi ng mama ko, tumitingin sa amin, tapos tumutulo luha ng mama ko, sabi ng mama ko. Anong gagawin natin? Eh, wala naman tayong pagkain, wala tayong bigas na sasaingin, wala tayong pera pambili. Kakaintindi na ako dahil wala talaga kaming pera. Tumulo rin yung luha ko, umiyak ako, tapos lumabas ako ng bahay. That time na pumunta ako sa kapitbahay namin, yung may bikiri. Sabi ko, huwag niyo po munang itapon yan. Pipilian ko po muna, alisan ko yung hindi pa masyadong marawala, pa masyadong amag. Alisan ko ng amag, tapos iinitin ko ulit, tapos para may laman yung tiyan namin. Anong lasa ng pandesal na may amag? Alam mo, ano, ibang lasa. Pag ininit mo yan, medyo panis-panis pa ng konti pag sa ilalim, pero at least makain mo na kasi ininit mo naman, niluto mo ulit. Makasurvive lang. So, tapos dami ng tubig, survive na bukas, maghanap na naman ng pagkain. Sabi ni Mami D, huwag kayo mawala ng pag-aas. Sabi niya, magsikap lang tayo, mga anak, tulong-tulong tayo. Ang mama ko naglalabada, binabayaran siya ng 25 centavos, piso, labada. Tapos ako naman, ang ginagawa ko, umiikot ako, nagtitinda ako ng ice drop, nagtitinda ako ng donut, tinapay, pandesal. Tapos yun, tumutulong ako, sa abot ng aking makakaya. Alam mo, iba ang pagmagutom, eh. Iba ang paggutom, kahit na panis na tinapay yan, kainin mo. Yung hasang ng isda, tinatapo na kasi pakain sa baboy rin. Yun, kinukuha pa na yun, niluluto ko pa yun. Ganon ang survival talaga ang buhay ko na naranasan. Kaya ako, gustong tulungan talaga yung mga pamilya na naghihirap. Dahil, ramdam ko, eh, kahit anong laki ng pera na hawakan ko, kahit anong tugatog ng tagumpay na naranasan ko sa buhay. Yung dala-dala ko yung experience ko sa pagkabata ko, yung experience namin sa kahirapan sa buhay na aanhin ko man itong million-million, billion-billion, aanhin ko man itong kasikatan. Kung lagi akong tinuturture dito sa puso ko, yung mga tao na naghihirap, nagugutom at nangangailangan ng tulong. Marami kang mga naging issue, kontrobersya. Si Manny Pacquiao, hindi perpekto, nagkakamali. Isa na akong naranasan ko nung araw na pumasok sa isip ko yung kasikatan. Yan yung lesson to learn. Naging lasinggiro ako, babayiro ako, sugarol ako, lahat, mapagmura ako. Pero nung pumasok ako sa politika, naging congressman ako, sabi ko, alam nyo, sabi ko sa asawa ko, babaguhin ko yung sarili ko by God's will, God's blessings. Sabi ko, kaya ko. Gusto ko maging halimbawa kasi kung magsisigaw ako na ito gawin ko, pagbabago, eh sa sarili ko, hindi ko kayang baguhin, eh. Kasi naniniwala ako na ang tunay na pagbabago, sisimulan mo sa sarili mo. Kailangan mo ng pananalig sa Panginoon, bigyan ka ng strength to overcome all those trials and temptation in your life.
You need to be strong, especially in your relationship to God, and to be firm to achieve your goal as a good public servant. Most of the Filipino people knows my vices before, di ba? May casino ako, may club ako, may mga manok ako, nagsasabong ako, marami akong mga babae. Nung na-realize ko, nung naging public servant ako, pag sinabing public servant, kailangan maging halimbawa na padre di pamilya. Maging halimbawa ka sa mga tao na pinamumunuan mo. Fair but firm. Kung ano yung natama, yun ang tama. Puna, kritisismo, pagbabash ng mga tao, paano mo sinishield yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung asawa mo? Dahil hindi yan matatapos eh, di ba? Ito yung sinasabi ko sa mga anak ko, sa pamilya ko. Sabi ko, maraming mag-criticize sa'yo. Maraming magda-down sa'yo. Crab mentality. Yan ang mayroon tayo dito sa bansa natin, yung crab mentality. Instead na awayin mo, kasi sa Bible, nagsabi ng Bible ng Romans 12 verse 17, do not repay evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everyone. So, meaning to say, huwag mong suklian yung masama sa masama. Instead, suklian mo siya ng kabutihan. Sabi ko nga, I live my life like every day is the last. Kung mamatay ako today, so what? Kung yan ang kagustuhan ng Panginoon, tomorrow, matay ako, no problem. Ang gusto ko lang is right attitude, inspiration to the people, na maging halimbawa ka. Matapang ka in the right way. Ano ang paborito mong Bible verse na magre-represent sa buhay mo? Most important verse na hindi ko pwedeng kalimutan, yung Psalm 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Tinatago ko ang iyong mga salita sa loob ng aking puso para hindi ako magkasala laban sa iyo. And then Isaiah 41 verse 10, sinabi doon, so do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. In General Santos City, sa lugar namin, na every Sunday may boxing talaga, tapos nabalitaan ko na may premium ng 50 pesos ang manalo. Sabi ko sa mga kasama ko, sali tayo dahil may premium eh. Hindi ko na inaasahan ko, ano ba yung bakit yun, magsuntukan lang, may time, tapos na may premium ka, okay na siya. On that time, ang kilo ng bigas, nasa 650 pesos pa lang. 6 pesos pa lang. So yung pag 50 pesos, malaki na yun. Maraming kilong bigas na mabili. Wala talaga akong alam kung ano yung boxing. Yung uncle ko kinuwento sa akin, ito yung boxing. Yung pinasok mo, boxing yan. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, may world champion yan, may Philippine champion yan. So in-explain sa akin, ganun ba? Tapos kwento kami, maliit pa ako. Sabi ng uncle ko, ano kaya, Will ang tawag sa akin. Pinapanood namin yung laban ni Mike Tyson nung araw. Maging ganyan ka, may build ka rin, no? Makilala ka, mag-champion ka sa buong... Siyempre, bata, doon ka lang sa pinakasulok ng isang lugar. Mahirap, tapos magsabi ka ng ganun. Boxing, the most important is science. You have to thoroughly study what techniques that you are going to prepare for a fight, especially a championship fight. You have to think about the solution. Accomplish those goal na to resolve this problem. Kung may style ako na gusto kong maabot, gusto kong ma-achieve, talagang dedication, hard work, disiplina, determination, talagang pinaghandaan ko, gusto kong maabot yung goal ko na yan. Malakas yung pwersa ng kaliwa mo, ng mga kamay mo. Sa tingin mo, biyaya yan ng Panginoon sa'yo para makalagpas ka rin dun sa panahon na yon na talagang mahirap na mahirap yung pamilya. So gustong-gusto ko makapag-aral, makapagtapos. Hindi ko pinagsisihan ang mga nangyari sa buhay ko. Kasi in that way, now I realize everything na doon pala ako dinaan ng Panginoon. Siguro ginawa ng Panginoon bago ako sumikat, bago ako nakilala. Naging ganito ako, marunong ako lumingon sa pinanggalingan. Marami tayong mga scholar, marami tayong mga pabahay. Kung pera ito ng government, obligado lang na ipaalam ko sa tao na ito ang mga ginawa ko talking about ng pabahay. Yung pabahay kasi, libo-libo na yung nabigyan natin ng pabahay, pero hindi kasi yun, sa government naman, yung mga income natin sa boxing. Yung bawat fight, may makadagdag ako ng mga bahay. Libre yun, pinapagawa ko sa division. Tapos akala na, si Manny Pacquiao, mag-business na sa division kasi napagawa ko ng mga bahay, concrete lahat.
Tapos hindi nila alam na ibibigay ko libre. Walang bayad, kahit piso, walang bayad. Nagawa ko yan. Mga batang pinapaaral mo, that's also out of your own money. 2005, yung mga scholars na nagtatrabaho na sa abroad, gito, punta ako sa Dubai, isa sa waiter doon. Sabi niya, Sir Manny, Pilipino. Sir Manny, marami pong salamat sa lahat po ng tulong ninyo dahil po sa inyo, nandito po kami. Oh, sabi ko, thank you. Oh, salamat, salamat. Pilipino ka pala, oh. Sir, sabi niya, Sir, scholar niyo po ako, nag-graduate po ko sa scholar niyo from high school to college. Tapos sabi niya, dito na po ako nagtatrabaho. Sabi ko, that's good, natutulungan mo yung magulang mo. Tapos, I was in Japan, kain ulit ako sa isang hotel, hindi ko maalala. Ay, Sir, scholar niyo po kami, dito na po kami nagtatrabaho. Mga mahirap na tao, pinaaral ko, tinutulungan ko, nakapagtapos, nakapagtrabaho pa sa abroad. Alam mo, since 2004, sumusuporta na ako ng paaral lahat. Ang dami nang nakapagtapos ng pag-aaral. God is good all the time, and without God, we can do nothing. Yan ang ipinaka-importante. Napakasaya ng pakiramdam ko na makita yung nangarap na mahirap. Hindi makapag-aral eh. Nangarap sila ng umasinso, makatulong sa magulang nila. Eh, at least, makita ko na yan ang gusto ko kasi. Alam mo, diyan na puso ko na ang saya ng pakiramdam ko na nakita sila nagtatrabaho sa... Proud ako na, especially, may mga teachers pa, may police. Iba-ibang mga kurso na nakapagtapos, iba pala yung pakiramdam, no? Nakakataba ng puso na ganun. At alam mo pa, yan ang pangarap na sa puso ko na yung mga mahirap sana, guminhawa din sa buhay. Nakapagtrabaho sa ibang bansa, may nasusuportahan yung pamilya niya, nakabili na sila ng bahay, may sariling negosyo, tinatawag nating sustainable livelihood. May, at least may income na sila. Na wag lang tayong sumuko, magmangarap tayo, patuloy tayong mangarap, manalig sa Panginoon kasi ang Panginoon lang talaga ang siyang gagabay sa atin. Para sa akin lang, as a public servant, kailangan may resulta. Kung may pangarap ka, kailangan gawin mo. Sa akin, importante yung action, not words. Sa pagiging politician, pag may mabagal na mag-action ng itong problema, itong gano'n, tapos walang gumagawa, minsan pag nag-hearing, nagagalit ako kasi we discussed this topic, the previous hearing, committee hearing, and then after 3-4 hearings, yun pa rin yung pinag-uusapan. Sa akin, hindi pa pwede sa akin yan. Pag pinag-usapan natin, kailangan may resulta. Ano bang solution? We know already the solution. We know already the answer. But nobody's doing the works. Kaya ang mga tao nagsasuffer. Ano yung mga nagawa mong batas nung ikaw ay congressman? As a congressman, hindi lang mga batas yung mga farm-to-market roads, hindi simentado, ilang oras, araw kung magbiyahe yung mga ano, para bumaba lang, walang sasakyan. So ngayon, at least, simentado na coast-to-coast ng probinsya, and then most of the farm-to-market roads, simentado na rin. Laki ng pasalamat ko dahil in that way, beside of, although my job is a legislator, nakapag-pasiminto tayo most of the major roads in the province. Baka pwede mo naman ako pakitaan, pasiklaban. Ano na ba yung mga batas na naipasa mo bilang senador? Mayroon tayong sa 17th Congress, mayroon tayong 94 resolutions na i-file. Mayroon tayong 52 bills. Out of 52 bills, 14 na po ang naging batas doon. Isa doon sa pinaka-gusto ko, yung Republic Act 11227, or dinatawag natin Handbook for OFW of 2018, which is tayo ang author nun. Malapit sa akin yung OFW sa puso ko. At mayroon tayong Republic Act number 11223, Universal Healthcare Act, co-author tayo doon. Republic Act number 11163, National Bible Day, author tayo. At Republic Act number 11239, abolishing the road board. Na-abolish natin yung road board, nakadagdag ng funds, malaking budget na naidagdag na magamit pa ng government. We are talking at least minimum of 60 billion pesos. So yun yung naidagdag natin taon-taon. So, isa sa mga pinasa natin din yung sin tax, which is tobacco tax and alcohol tax.
Kasi ito yung gustong i-explain sa taong bayan na bakit dyan ako gustong magtaas. Hindi na deserving ang mga tao na magmahal palalo lahat ng mga bilihin eh. Yung mga basic commodities na ginagamit ng tao. Nakapag-generate tayo sa, para sa government at least minimum of 80 billion a year. So malaking tulong yun kung ano yung fundingan ng ating gobyerno, especially yung universal healthcare na ipasa natin. So at least may funding na para sa mga tao, pinapakinabangan ng mga ng taong bayan ngayon. Mas mabuti pang mahal na lang ang sigarilyo, mahal yung alak, kaysa magmahal yung bigas. Ha? Magmahal yung bigas, asukal, kung ano yung mga sinasabi ko basic commodities. Gano'ng kaka-hands-on pagka gumagawa ka ng batas? Kailangan in pag-aaral eh. Nakagawa tayo ng batas na nakakatulong sa ating mga kababayan na nakikinabang. I cannot compromise, no, my commitment to the Filipino people kasi nandito ako sa posisyon ko dahil pinagkatiwalaan nila ako. And ang promise ko sa kanila, I will not let you down. Sabi ko, gusto ko maging proud kayo na si Manny Pacquiao isinalin ninyo sa sulat, sa balutan ninyo, na ibinuto ninyo pinagkatiwalaan. Manny Pacquiao, ano sa tingin mo ang pinakamalaking problema ng Pilipinas? Ang ganda ng tanong na yan. Kung ang bahay natin gumagastos ng 100,000 a month, ang bahay kumikita lang ng 50,000 a month. Sa tingin mo, makasurvive ang bahay? That's the situation of this country. Yan ang nakikita ko na very alarming to our country, to the Filipino people. Na lalo pa tayo mag-suffer kung hindi natin maagapan yung problema na yon. The 2021 budget, proposed budget is 4.5 trillion something. But you know how much the income of the government, of the nation? It's only less than 3 trillion. So 3 trillion, babawasan pa yan sa mga subsidized agencies. Magkano uutangin natin? Eh yan ang demand ng bahay, palaki ng palaki yung demand ng bahay, yung gastos ng bahay, palaki ng palaki. Ang income ng bahay, ito lang. Sa tingin mo, makasurvive? Kahit sinong tanungin natin. That's the situation of this country. Na ang tao dapat malaman nila. Lagi tayo nangungutang pag may gagawin ang government, may sakuna, utang. Pag may project na gagawin, mangutang, utang. Wala income eh. Kasi ang gastos ng bahay, 100,000, ang income 50,000 lang. Common sense ang problema ng bansa natin na dapat malaman natin. Alam mo, dito sa bansa, hindi lang dito lahat. At saka, higit sa lahat, paniniwala mo sa Panginoon, pananalig mo sa Panginoon. Dalawa lang kasi ang source of income ng government. Unang-una, tax revenue income and non-tax revenue income. When I'm talking about non-tax revenue income, including GOCC, ngayon, ang government natin, isa na lang ang pinagkukunan ng revenue income annually. Ano yon? Dito sa tax revenue income, nagre-rely. Kaya nga, hindi ko alam kung ano bang nasa isip natin. Tayo ba'y may utak o wala? Sorry, emosyonal lang ako ha. Katakot-takot na taxes ang iniisip natin para madagdagan ang tax revenue income and non-tax revenue income. Ang problema, ito nawawala na ito, na supposedly, dito isa sa magre-rely ang government. Kailangan kasi kumita ang bahay, kailangan kasi kumita ang ating government kasi may annual budget na ina-approve taon-taon. Pero dito sa bansa natin, very alarming. Bawat ikot ng bahay, nangungutang. So ang problema dito, ito, nawawala na talaga. I'm sorry to say this, but this is what happened to our country. I-privatize natin ito. I-privatize natin. I'm not blaming this big business sectors, ha. Good faith sila bumili eh, kasi in-offer sa kanila, binili sa kanila, bininta sa kanila. Good faith sila, wala silang kasalanan. Ang sabi nila, kailangan i-privatize ito kasi nalulugi. Okay, tama. Ang tawag dyan, lack of leadership. Bakit? Bakit malulugi? Eh, nalugi na sana yung mga private sectors. Marami sa atin nagaling-galingan nito. Ang tawag ko dyan is pretentious genius leader. Tamantalang kawawa ang mga mahirap na tao. Malaki ang pag-alala ko, ang mga tao, hindi nila alam. Kaya ko sinasabi ito, kasi gusto kong malaman sa buong sambayan ng Pilipino na ito po yung sitwasyon.
useless ang pagiging politician ko kung wala akong magagawa. Maging katulad ako doon sa mga trapong politician. Useless. Gusto ko, habang nandito pa ako sa politika, gusto kong iayos para sa kapakanan ng mga mahirap na tao. Kasi doon ako galing. Anong take mo sa corruption naman? Ang gripo, ang daming tagas. Ang daming tagas. Dapat ayusin kasi maraming tagas eh. Patak na lang napupunta rito. Ang ibig kong sabihin, maraming korupsyon, iba't ibang mga ehensya ng gobyerno na dapat ayusin. Please, maawa tayo sa sambayan ng Pilipino, maawa tayo sa sariling bahay natin. Sariling bahay natin, ninanakawan natin ang mga tao na naghihirap, nagugutom. Kung wala kayong malasakit, wala kayong pagmamahal sa ating mga kababayan na naghihirap, nagugutom. Ako, kasi doon ako galing. Ang pangarap ko, na ang susunod na maging leader sa bansa natin, na ito dapat ang gawin. Like I said, ang gripo, ang daming tagas. Dapat ayusin yung PhilHealth. Kita mo, billion-billion. We are not talking about millions, 100 millions. Billions ang pinag-uusapan natin. Itong non-tax revenue income dapat palakasin. Once you lower the taxes, magmura lahat ng bilihin. Once na magmura lahat ng bilihin, ang mga mahirap, madali na makakain. Kasi yung 20 pesos nila, yung 10 peso nila, yung 50 pesos nila, makakabili na ng bigas pagkain. Eh ngayon, may 10 piso, makabili sila ng 1 kilong bigas? Hindi. Once you lower the taxes, especially yung corporate tax, akalain mo, di ba? Yung corporate tax, kung ibaba mo ang corporate tax ng 15% flat, wow! Para tayong imbudo. Lahat ng mga business sectors, mga malalaking company, lahat ng mga dito mag-invest sa atin. Kasi makakumpete na tayo in other country like Singapore, like Malaysia, Cambodia. Ang taxes kasi nila sa Thailand, ang taxes nila 20%. Yung corporate tax nila 20%. Yung Singapore naman 17% ang corporate tax nila. Eh sa atin 31% or more or less 31% ang taxes natin. Eh kung ako investor naman, ako magnegosyo, bakit ako mag-invest dito sa Pilipinas? Ang pangarap ko, lower tax, corporate tax 15%. Pero hindi mo magagawa kaagad diyan. Hindi mo magagawa yung 15% corporate tax, ilo-lower mo lahat ng taxes dito sa bansa natin. Pangarap ko, alisin yung 12% VAT, yung mga taxes, 15%, individuals and corporate tax. Sabi nila, anong alam ni Manny Pacquiao? Kaya ako sinasabi itong problema na ito, na ito yung problema, ito yung solusyon dapat. Yung mga tao kasi, sabi niya, oh, kailan, I have to speak good English, I have to speak perfect English to prove that I am a good leader. No. The most important for a leader is this. If you already know the problem, you know how to solve the problem. That's what we need. In this pretentious genius politician, trying to speak good English, perfect English, to impress people. And that's what happened to this country. Ngayon, ano ba yung sinasabi ko na solusyon? Once you lower the taxes, corporate tax, and individuals, once you lower taxes, malaking ginhawa sa tao yan. Malaking ginhawa sa mga investors, mga business sectors. In that way, domino effects. Ano yung domino effects na yan? It will create more jobs for the Filipino people. Ang mangyayari niyan, ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Diyan yan sa economic growth natin. Water supply, electric supply, telecommunication. Yung tatlo na yan, based on my study, pag-aaral ko, yung tatlong company na yan, makapag-generate sa government annually, at least hindi bababa ng 3 trillion annually. Sa tatlo lang yan, ha? Ikaw ang leader, ikaw namumuno sa bahay. Ikaw namumuno eh, ikaw nag-ano. Galingan mo, sikapin mo na ang bahay na pinamumunuan mo, earning enough to cover up the annual budget, the monthly budget. Kasi pag maganda yung growth and development sa bansa natin, yung mga pag-rebuild nila sa government, pag-ano, mababawasan yun kasi magkakaroon sila ng trabaho, magiging highly urbanized na lahat buong sulok ng mundo. Because, why? Because the economy is growing. That's what I'm talking about. The more investors coming to our country, the more the Filipino will benefit from that. Yun yung solusyon natin na palakasin nyo lang natin yung non-tax revenue income, lower natin yung tax. In that way, makakaahon tayo sa kahirapan. Ngayon,
Kung ang bahay gumagastos ng 100,000 a month, kumikita ang bahay na ngayon, mababa taxes, nakaginhawa ang mga tao, makabili ng murang pagkain, kumikita ngayon ang government ng ang bahay ngayon ng 100,000 to 200,000. Eh, ang gastos ng bahay monthly, 100,000 lang. Abay, may 100,000. Ito ang gagawin. Ang 50,000, ibabayad mo sa utang. Laki ng utang natin eh. Ang 50,000, ibabayad mo unti-unti. Ang 50,000 is saving mo yon. Kasi anything na project na emergency, diba? May mga emergency, like ditong Sakuna, hindi natin in-expect ito. Mayroon tayong funding, hindi tayo mangungutang. May i-develop na skyway o subway system. Hindi mangungutang bahay kasi may pundo. Yan dapat ang mindset natin. For this country, we need a concrete long-term plan. When I'm talking about concrete long-term plans, we are not talking about 6 years, 3 years. We are talking about minimum of 30 years to 50 years. Yan ang dapat malaman ng taong bayan kung anong sitwasyon ng bansa natin ngayon. Gano'n naka-alarming yung utang ng Pilipinas? Napaka-importante na malaman ng taong bayan kung magkano na yung utang natin. Ang utang ng natin ngayon, ha? Ang utang natin ngayon nasa 9.6, more or less, 9.6 trillion. Ganyan kalaki ang utang natin. Kung equivalent mo na, ang bawat Pilipino, hindi ipapanganak pa lang, may utang na siya na more or less 84,000. 84,000 ang utang ng isang tao. So, very alarming. Tapos, kung hindi maagapan kasi itong problema na ito, alam mo, palaki ng palaki yan kasi taon-taon nangungutang tayo. Very alarming. Ang tao, ipapanganak pa lang, mga baby ngayon, ipapanganak pa lang, may utang na, 84,000. Ang utang natin, 9.6 trillion. Palaki ng palaki. Anong solusyon mo dun sa nagbabangayan palagi? Either dilawan ka, DDS ka, or parang palaging pagka meron kang sasabihin, kukulayan ka nila? Alam mo, ang kailangan din natin dito sa bansa natin, we need unity, solidarity to achieve victory. Dilawan ka man, DDS ka man, DDS ka man, dilawan ka man, lahat tayo magkaisa, hindi tayo dapat mag-away. It's not a good example for the people na we are fighting each other to become a leader. The more na nag-aaway ang leader natin, naghihiwalay tayo, the more na maghihirap ang sambayan ng Pilipino. Maging instrumento tayo for peace and development. Naobserbahan ko walang disiplina yung mga Pilipino. Or mayroon bang, may papaliwanag mo ba yun? Parang simpleng batas trapiko. Ang tao nawawala na ng respeto sa ating bansa. Why? Dahil empleyado, government workers, politician, leaders, mga korap, paano magkaroon respeto? May favoritism. Hindi dapat ganun. Dapat pantay tayo lahat. Ang importante natin, yung pagpapatupad ng batas, hindi tayo maging korap. Pag nasa ibang bansa tayo, masunurin ang mga Pilipino. Sumusunod sa batas, sumusunod sa batas trapiko, sumusunod sa government. Dito sa atin, nawawala na ang respeto ng tao sa gobyerno kasi kasalanan din ng mga nasa gobyerno. Kasi imbes na maging halimbawa, na leader, eh paano ka maging halimbawa? Eh ang sarili mo hindi mo kayang baguhin. Ang sarili mo hindi mo kayang ipakita na ikaw ay inspirasyon na leader. Pabor ka na ikukulong yung mga korap. Yan ang pangarap sa buhay ko. Yan ang pangarap ko sa buhay ko. Mabigyan ng hustisya ang mga tao. Mabigyan ng hustisya ang mga maliliit na tao, ang mga mahirap tao. Kasi sinasabi ko nga, si Manny Pacquiao, ang puso ni Manny Pacquiao, manatiling mahirap katulad ninyo. Mahal ko kayong lahat. Kahit na magalit kayo, not all of you agree with me or support me, but I love you. I know what you're feeling. Alam ko yung pakiramdam ninyo, pero mahal ko kayong lahat kasi dyan ako galing. Sino ba ako para magtanim ng galit sa inyo? Sino ba ako para magalit din sa inyo? No. I am a simple man also na natutulog sa kalye. Minsan makakain, minsan hindi. Yun. Yun ang palagi nasa isip ko, nasa puso ko. Na iniisip ko palagi ang kapakanan. Ang sarap ng pakiramdam ko, yung kinwento ko sa'yo na pag nandoon ako sa Dubai, na scholar ko pala yung nagtatrabaho doon. So, sir, salamat sir. Oh, ang sarap ng pakiramdam. Sir, sorry. Mayabang ka daw dahil namumudmud ka ng pera. Alam mo, ang pinakakalabang ko sa tao, especially public servant,
yung mayabang. Ayaw ko yung mayabang. Kontra yan sa ano, kasi I always believe this passage in the Bible. When you exalt yourself, will be humbled. Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pinapataas ng Panginoon. Kaya yan yung ano ko, I'm hoping na talagang itong problema natin sa traffic, you mentioned sa traffic kanina, sa sobrang mga sasakyan dito sa Metro Manila, walang nadagdag na daan. Ang daing solusyon na dito, dagdagan yung mga skyway, subway system, dagdagan yan. Kasi wala na eh. Bakit? At bakit naman nandito lahat ng tao? Bakit naman nandito lahat ng tao? Kasi isa na yan sa mga pinaproblema ko na dapat natin i-resolve. Dito ang tao lahat, kasi dito ang ekonomiya. Dito may trabaho sila, mataas ang sweldo. Which is, kung suportahan yung Visayas and Mindanao, o kaya North Luzon, i-develop ng i-develop doon. Yung mga taga Visayas, Mindanao, hindi na pupunta rito. Yung mga taga North Luzon, hindi na pupunta rito sa Metro Manila para magtrabaho o mag-business. Hindi pa develop yung Visayas and Mindanao, which is napakaganda. Dapat fair tayo, develop the country. Alam mo, napakarami sa Visayas area, Mindanao area, dito sa North Luzon area. Ang dami nating dapat i-develop. Yung tinatabi ko na, i-ano natin ng economic zone, industrial park. Importante yun. Yun po ang isa sa mga ano ko na ang makinabang yung mga tao doon. Lahat. Wala na yung mawawala din yan, malisin yung magpabundok, mag-rebuild eh. Kasi may trabaho na sila, kung may hanap buhay ka. Mahiris mo pa ba na mag-rebuild eh? Pag-usapan natin yung itong salary, yung sweldo ng mga tao. Pumupunta ang mga tao dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod dito. Bakit ayaw nila mag-stay doon sa probinsya nila? Kasi maliliit ang sahod doon sa kanila. Yan ang isa ka problema na yan. Gusto nila dito sa Metro Manila kasi malaki ang sahod kaya kumpara nga naman sa probinsya. Ang gusto ko, across the board, nationwide, pareho ang salary standard. Yung salary lahat pareho, walang maliit, para magbalikan lahat sila doon. Ngayon, ano namang disadvantages doon sa mga business sectors sa ibang mga probinsya? There is a way, there is a solution. Bawasan mo yung taxes nila. O, di ba? Kung ano yung mga probinsya na hindi pa urbanized, bawasan mo yung taxes nila. Eh di, instead na babay sila ng taxes, napupunta doon sa sweldo ng tao. Sa mga magsasaka, may idea ka paano sila matutulungan? Malaki ang utang na loob natin dito sa mga magsasaka. Sila ang nagpapakain sa atin. Sila ang nagpapakain sa itong kinakain nating bigas, magpapakain dahil sa kanila 'yon, sa pagsisikap nila. Tapos pabayaan natin sila? No. Mali 'yan. Dapat unahin natin sila. Paano natin sila matutulungan, sir? Dapat ang government ang bibili sa palay ng mga mamamayang Pilipino. Na in that amount hindi bababa. Kasi pag doon ka sa private ka, binabarat eh. Kawawa ang mga farmers natin. Na yun lang ang source of income. Sinasabi ko nga, itong rice tarification law, ang purpose talaga, maganda ang intention nito, pero hindi lang maganda ang pagka-implementa. So, we will review it. Nag-file na ako sa Senate na i-reviewin yung rice tarification kung kailangan i-abolish na kung hindi naman nakakatulong sa ating mga farmers natin. Bakit hindi natin i-abolish ang mga farmers na gugutom? Umiiyak. OFWs. Itong mga OFWs, talking about them, malaki ang utang na loob din natin sa kanila. Magkanong remittance na inuwi nila dito taon-taon? Billions of pesos na ang inuwi nila dito sa Pilipinas. Napakahalaga at bigyan natin ng importansya. Kaya nga, pag-upo ko agad, i-file ko yung OFW handbook para naman extra protection sa kanila para in case may emergency, alam nila kung sino kukontakin nila. Hindi ka natatakot na maubusan ka ng pera para sa pamilya mo kung lagi mo pinamimigay? Alam mo, since 2000 pa, tumutulong na ako sa kapwa. Tumutulong na ako sa mga tao. Hindi ako natatakot. Bakit? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, ang pagmamay-ari na ang Panginoon na sinusunod ko. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat.
maubusan ba ang Panginoon ko? Ang Papa ko, maubusan ba? Noon pa ako nagbibigay ko, wala man, hindi ba naubos? Yung pagiging materialistic, iniiwasan ko. Kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sabi nila, kung gusto mo lang tumulong, ba't kailangan pang pumasok sa politika? Pwede ka namang tumulong lang, pero wala ka dun sa magulo alam mo, at sa maduming mundo na yon. Wala pa ako sa politika, tumutulong na ako. Proud ako. Yung sinabi ko kanina, kwento kanina, yung nasa Dubai ako, may waiter doon. Alam mo yung nung nag-aral siya, hindi pa ako sa politika noon. Wala pa ako sa politika noon. Yung sa Japan, wala pa ako sa politika noon. Nung nag-aral sila. Tumutulong na ako. Pero, sabi ko, bakit ka pala pumasok sa politika? Sabi ko, ano, mas marami akong magagawa. Kasi nakikita ko, ang politika dito sa bansa natin, ginagawang business. Karamihan dito sa bansa natin. Alam mo, ang iisip nila, politics is a business. Politics is not a business. It's a public service. Dapat hindi mo pinagkakitaan yung politics. Importante tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. You need to pretend that you are genius or smart enough to impress people, to deceive people. Hindi na uso ngayong panahon na yun. Importante yung madama ng mahihirap na tao, madama ng maliliit na tao, maghihirap na pamilya, na mahal sila. Yun ang importante. Which is, hindi ako magsasabi ng tapos. Pero sa akin, hindi ganun ang politika. Ang politika, public service, na tulungan ang mga tao. Now, if you ask me, where are we going to talk about politics? No. Mas magagalit ako kung pag-usapan politika. Kasi this is not the right time to talk about politics. This is the time to have a concrete solution, immediate concrete, immediate solution for the problem. Paano yun? Nagugutom ang tao. Sama-sama tayo, tutulong-tulong tayo, mag-initiate tayo sa ating abot makakaya. Kahit sariling pera natin. Ang pera ng government, sige, okay yan. I-dole out natin sa taong bayan, i-dole out natin yan. Pera nila yan eh. Dapat maganyan, masaya tayo. Ang importante dito, kailangan sarili natin pera. Kaya ang mga private sector, private company, mga mayaman, mag-initiate na lang tayo. Tutulungan natin yung mga mahirap na tao. Nagugutom, walang tahanan. Yan po, ang pangarap ko po dito sa ating bansa. Ang pangarap ko dito sa Metro Manila. Zero squatter. Imagine mo, walang squatter dito sa Metro Manila. Kayang bigyan ng bahay sila. Kaya silang bigyan ng sariling bahay. Nagagawa ko po sa pera ko na income na binigay sa akin ng Panginoon. Libong-libong pamilya ang nabigyan ko eh. Hindi nila alam. Binibigay ko libre kahit peso. Wala akong kinuha sa kanila. Wala akong sinisingil. Alam mo, makita ko yung reaksyon ng tao. Umiiyak na, nanginginig na sa tuwa. Pero mo, wala kang bahay. Bibigyan ka ng sarili mong lupa, sarili mong bahay. Konkrito pa, hindi yung nipa-nipa lang. The true test of a leader ay pagka dumating yung mga unimaginable crisis. Lahat ng problema na yan, may siya. I don't want to elaborate about the solution of that question, about the solution of that problem because I don't want to compare myself to other politicians, to other leaders. Pero sa abot ng ating mga kaya, dapat magkaisa tayo para mapaghandaan natin kung ano pa yung mga darating mga sakuna, kung ano yung mapaghandaan natin, especially kung mga sakuna na dumarating, nagkaisa tayo, maaksyonan ka agad natin yung mga problema na yan, yung mga nangailangan, yung mga tao, kung kailangan silang ilikas ka agad sila habang ano. Example ko lang yan pagdating sa usaping problema ng bansa natin. Ang pagtulong natin, tuloy-tuloy yan. Itong tulong ko na ito, kumbaga, blessings ito ng Panginoon sa akin. Hindi ito pera ng gobyerno. So hindi ko kailangan i-announce. Yun ang kasi paniniwala ko. Pero sa akin, initiative ko ito, tulong ko na sa biyaya ng Panginoon sa akin, sa abot na aking makakaya, ginagawa ko ito. Ngayon, kung yung mga tao na nainggit, gawin din nila, tumulong din sila na ganun. Hindi lang mga relief goods.
Relief God. Sabi ko sa kanila, in-explain ko naman sa kanila na itong tagwalong kilong bigas, sardinas, noodles, may medicine kit pa pang bata sa kamatanda. Oh, sabi ko ngayon sa kanila, sabi ko, ito para sa inyo. At ito namang 1,000, itong 1,000 kasi hindi lahat nandito na cover up na yung pangailangan niya. May ibang bibili ng gatas, bibili ng gamot, bibili ng vitamins sa mga anak nila. At least mayroon silang pera. Ako, nangangarap ako ng isang mapayapang bansa, may pagkakaisang bansa, maunlad na bansa, igit sa lahat, bansa na may Panginoon, bansa na lahat ng tao sumusunod sa ating gobyerno, bansa na ang lahat ng tao nirerespeto ang gobyerno, at ang gobyerno natin hindi tinotolerate yung corruption, ang gobyerno natin ini-implement ng gusto ang batas natin, mahirap man o mayaman. Yan po ang gusto kong na isang leader na maging mamuno sa ating bansa, na may malasakit, pagmamahal, na tunay para sa ating mga kababayan. Ito lang maiwanan ko. If you want change, magsisimula sa sarili mo. Kung gusto mo ng pagbabago sa bansa natin, magsisimula sa bawat isa. Maging halimbawa at inspirasyon na leader. Iyon po ang ano natin. We're not talking about here about tapang, about anything. We have to exercise the power of the government. We have to exercise that lahat ng tao sumusunod sa gobyerno, lahat tayo sumusunod sa patakaran ng ating gobyerno, lahat ng tao nagmamahalan, nagkakaisa, at hindi nawala ang respeto sa ating gobyerno. Because I always believe that the authority is established by God and instituted by God. The Bible says, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Therefore, all of us will be bound to the authority and submit to the authority, to the governing authority. Thank you.